usapan ko iba. Ito, meron naman tayong bagong trabaho. Pakita ko sa inyo kung paano gumawa. May itong iisliban na to. Ayan. Bali, iisliban yan. Talagang dito ng bearing. Bagong kwan. Gagawin ko lang yung pang-islib. Ayan, mga kabatang ko iba. Bali, yun yung gagawin natin. Yan yung gagawin natin pang-islib dun sa housing doon ng bearing. Ito yung bearing yung papasok dyan. Ayan mga kabatang ko iba, sinukat natin yung color na magiging pasikit natin doon, bali 5 microns. This is my manager, here in Machine Shop. Please greet your neighbor in Sudan. Greet. How are you? I'm honored to you for my being my manager. Okay? Okay. Okay. Thank you very much. Welcome, welcome. Ayan, bali finishing na yan mga kabatang ko iba. Ayun naman, oh, medyo kumaharurot yung makina natin. Okay, matami tayong trabaho. Meron pa tayong mga nakaabang din trabaho. Ayan. Makakaataw tayo ngayon, oh. Atin sa live pala. Dito tayo sa kabila. Buhay ng batang kuiba. Uloy ang pasasoy habang nagtatrabaho, di ba? Yung loob naman ng ating tinitira, mga kabatang kuiba. Bale yung inside yan, hindi muna natin ipipinish. Pinipinish muna siya. Doon natin siya pipinish down sa isang makina, doon sa milling, sa reburing. Down! Ito nyo ba yun? Sa malayo na yun. Doon mamaya, pakikita ko sa inyo mamaya. Ayos na. Yung pagkakabitan nito. Dito ka. Ayan, at pagkatapos naman itong ating isang ginagawa na to, mayroon pa tayong isang nakabang na trabaho. Tingnan natin, oh. Dito naman sa isang makina. O, ito. Nakaabang na din yan, oh. Nakasetting na. Nakaset up na siya. Ang gagawin naman natin dyan, mga kabatang ko iba, papabrikit tayo ng shafting ng kwan, shafting ng water pump fabrication. Yan mga kabatang ko iba, ito ikakabit na natin. Pipinis naman natin para doon naman sa bearing.
siya, pagmantay. Pag hindi nakatayin yung manager. Bale, ang paskip nito sa bearing, 3 microns lang. So, check muna natin yung baba mo. Tatama ba sa sukat? Ayun, 3 microns. Bale, yun ang paskip niya. Napapansin niyo yung 0. Pagka nandun siya sa 0, yun ang sukat ng bearing, 0-0. So mayroon pa siyang natitirang 3 microns. Bale yun ang pinaka force fitting niya. Ayan, pagka nandyan, sinasabing 0-0 dun sa bearing. Kailangan natin bigyan ng siya ng kunting pasikip. O yun, yun yung pinaka pasikip niya. Ayun, sana nakuha nyo. Okay. Ang hirap magsukat pagka may hawak na camera, may hawak na purgis. Ay nako, basta nagustuhan ko lang makapagbigay ng information sa inyo na kailangan, gusto ko lang maituro sa inyo yung tamang pasikip sa bearing sa ganitong mga klaseng bearing, ball bearing. Ayun, sana nakatulong ko sa inyo. Maraming maraming salamat. Uli, yung pasikip niya, 3 microns ha. Ayan, finishing na yan. Yung mga kabatang ko iba itong trabaho na to. Buti eh, kahit paano pinapayagan tayo ng ating manager na mag-video habang tatamaro. Nagustuhan ko lang na makapagbigay din ako ng informasyon niya sa inyo kung yung mga tamang clearance ba sa mga sukat, yung pagpapasikip sa ganitong mga slip, tapos yung clear yung pasikip ng bearing niya. Ayun, tulad niya sabi ko, dapat ang pasikip niya sa ganitong klaseng bearing, ganitong mga kalalaking bearing, 160 ang buwan niya, yung outside niya, 160 mm. So yung pasikip niya sa mga ganyang klaseng bearing, kasi naka high speed yan eh, nasa mga 3 microns lang. Huwag kang tataas sa 3 microns pasikip niya, pwede kang mag hanggang 2 microns hanggang 3, ganun lang. Pagka sumikip na po mga hanggang 5, mag-overheat na yan kasi mapuan yung RPM niya, mabilis yung RPM niya. So may tendency siya na mag-init, tapos masusunog. Yung kaya hindi dapat kasi nung masikip. Tama lang, hindi siya maluwag, hindi masikip. Yun lang ba? Sa sige, salamat. Pangayap, pakita ko sa inyo pag-finish na siya. Ayun o, oh, konti na lang o. Oh. Kita niyo naman yung finish niya, talagang kintap siya. O yan, nire-replace natin yung ibabaw niya sa facing niya. Tapos pagkatapos niya replacing na ibabaw, champer naman. Hala yan, cha-champer naman natin. Champer naman. Ayun. Ayos. O yan, mga kabatang ko iba, ayos na, finish na. Ganyan siya oh. Ganyan siyang kalaki. Tapos ito yung bearing. Yung bearing na papalok niya. Ganyan. Kailangan palu-palu lang yan. Pinapapalu lang ako niya. Uli, pakikita ko sa inyo yung sukat. Bale, pumapalo siya ng 3 microns. Ayan, kita nyo ba? Ayan, maraming maraming salamat. Maraming salamat po sa panonood dahil nakabot na naman kayo sa dulo ng video na to. Maraming maraming salamat po. Sana nakapagtulo tayo ng konting kalaman na naman. Tutok lang kayo at every time na may gagawin ako ay bibigay ko sa inyo yung tamang informasyon sa pagmamasin, sa late machine, sa reboring machine.
ka-shaper o kahit ano, basta magtanong lang kayo, mag-comment lang kayo at nakahanda ako tumulong sa inyo. O, sige, maraming maraming salamat po.